isa po sa mahalaga na dinadasal natin sa pamamagitan ng panalangin na tinuro sa atin ni Jesus ay yung pagdating ng paghahari ng Diyos. Your kingdom come. Ayun, natatandaan po ninyo yung mga nagsimba siguro kahapon, si Jesus ay tinanong ng mga Pharisees, tinanong kailan daw yung pagdating ng paghahari ng Diyos. Of course, si Jesus marami siyang sinabi, pero hindi naman sinabi kung anong oras, kung kailan at kung saan. At yung narinig nating ebanghelyo, ito patuloy pa rin ang pagsasalita ni Jesus about the coming of the kingdom. Ngunit sa kanyang pagsasalita, kung natanda niyo kahapon, meron din siyang nabanggit na itong pagdating ng paghahari ng Diyos, kasama dito, of course, ay yung pagdadaanan ni Jesus. He will suffer, He will die. Okay? At ngayon, dito sa Ebanghelyo na narinig natin, patuloy pa rin si Jesus na nagsasalita. Parang ang binabanggit niya, okay, darating yung anak ng tao, but learn from the past. Anong nangyari? Noong panahon ni Noah, yung mga nagbabasa ng Biblia sa atin, sabi ni Jesus sa mga tao, they eat, they drink, okay? Kaya lang, dumating ang araw na the flood came and then they died. Why? Okay, siguro dahil yung tinitingnan lang niya, kain, tulog, no? Inom, yun na para sa kanila ang buhay. But we know, when we go back to the story of Noah, Noah is in contact with God. There is something more than what is there present. Noah was able to rise above what is happening because there is someone leading him. He is listening to the Lord, guiding him. Okay? Ngayon, binanggit din niya yung tungkol kay Lot. Alam naman natin ang kwento tungkol kay Lot in the Old Testament also. When angels visited the place, tapos ang nangyari, gusto nilang gawa ng masama itong mga anghel, at sabi ni Lot, I have my daughters here. Sila na lang ang ano nyo. Gawan nyo ng kung anong gusto nyo, but not the visitors. Kaya lang, itong mga visitors na ito pala yung mga anghel na sugo ng Diyos. At sila ang nag-guide kay Noah. And Noah, being led by the angels, they left the place. And when they left, anong nangyari? Doon yung fire and a spray, no? Na bumaba at sila'y tinupok. Ano hindi nila napansin? Of course, nandun na yung kanilang kasamaan na ginagawa at saka yung kanilang araw-araw na ginagawa. They were not able to rise above what was there present. Why? Because yung kanilang pamumuhay, ito hindi kamukha nung kay Lot. Merong pinakikinggan, merong nagli-lead sa kanila. At magandang pagnilayan natin ito dahil tayo rin, sabi ko nga, dinadasal natin, your kingdom come, sa Misa, no? After the consecration, we say, when we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. So ano yung mapupulot natin dito na magandang balita? Totoo na pinaniniwala natin darating ang panahon ng paghahari ng Diyos. Kailan? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Ngayon, sinong nakakaalam? Ang Diyos. At anong gagawin natin? We just have to wait. We have to prepare. And how to prepare? Sabi ni Jesus, meron siyang binanggit
na mahalaga dito. Okay? How can we save our lives? We can save our lives not by preserving it. Okay? Not by preserving it. But we can prepare for the coming of the kingdom like Jesus by our willingness to give it in service. Nung inimbitahan po ninyo ako, ang gagawin yata ninyo ngayon, you will re-echo yung leadership training seminar sa inyong samahan. At alam naman natin, when you speak of CWL, ano yung lumalabas sa isipan natin? Hindi naman mga teenagers yan. Okay? Mga CWL. Ano na yan? No? Medyo kasing edad ko na yan. So, and then, we speak of leadership. Tapos, para bang siguro leadership training, mga edad 30, 40, yan. Bakit may leadership training pa sa inyo? Well, ito rin tinanong ko rin sa Diyos sa akin dalangin, bakit nagli-leadership training? Ang lumitaw sa akin reflection, anyone who wants to serve is a leader. Especially taken in the context of our faith. Yung leadership in terms of servant leadership. So, leadership is service. At napakaganda sa ating pagdiriwang ngayon, meron tayong binigibigyan tayo ng Panginoon at ng Santa Iglesia ng isang modelo ng leader and service, life-giving service, si Saint Josaphat. Siya po ay miyembro ng Eastern Church Orthodox. Si isang monk, and then later on, naordinahan, naging pare, at siya ay naging obispo. At ang naging laman ng kanyang puso, his desire na magkaroon ng pagkakaisa ang Santa Iglesia. Kaya nga, si gumawa ng paraan upang yung Orthodox Church sa kanila ay masama sa Roman Catholic Church. So there will be unity in the church. Yun ang kanyang matindi na ipinahayag sa kanyang leadership. Doon niya ibinuhos ang kanyang buhay. Pinuntahan niya yung mga tao upang may pakita sa kanila kung gaano kalooban ng Diyos yung pagkakaisa ng Santa Iglesia. Eh, laman naman natin, sabi ko, pinpot ang kapampaan po, tantututuka at intututul. Eh? So, de tantututul kayo ng milyari. Then kaya, bena, burida lang paten. Sabi na, eh, gagawa niyang karela ka ako naman. Numbrilang panasakitan ako. Numbrilang paten ako. And he offered his life for the service of the unity of the church. At siyang mumunan diling santo from the Eastern Rite Orthodox Church na gawa ng santo ng Roman Catholic Church. Okay? Yung mumunan diling santo from the Eastern Orthodox Church. Kaya may yakit, lumaka na nung magsadya kayong panyatang na yung pamagari na ni Diyos. Nangkay, yung pamagari na ngayon ni Apong Ginoo, datang iya, utang mapupusa na yung bieta mo kaya tiyato. After all, utang makutanan, yun ang magari kaya ka. Happy ni Apong Ginoo. Okay? At makananuta nga pagsadya nita through life-giving service. Okay? Through unselfish and loving service. At balo ko ini, metong iya, karing pupuntunan ng kayong pamaging CWL. Yapin natin kayong charity work or service and loyalty. Siguro ka rin keburing akit na
yung kabaldugan na niningkay kayong leadership. Because you want really to serve and to keep you become aware about this life-giving service na pinating kayong leadership training. Ekbalo nung abasa yini o ikicheck ang Facebook nengka iting masanting apapulot kang Facebook. Misa natin pepadala ka na ako. At tungkol yan kitang kang nanyalagay ni Mafia Al Capone. Ni Al Capone talagang sikat siya kanita kang kalokwan. O kanyan eh. At atin niyang lawyer. At ere arakap kang gagawan. Huling lawyer na biyasa yan. Yung lagyunan ng lawyer, attorney Eddie. So, basa ti Eddie ang magkaala. Sasambut siya, sasambut. And of course, nakalya pera, nakalabayad kaya. At, yung gagawa, nayapin itang dining pera nga rin eh, na natipo na, ilang sasadya na para kayong kayang anak, kalalaki. Pero misa ni Aldo, may kapisip-isip yan. Yung anak ko na, nung misa ni Eldo, eh, dagol yun, at mawala ko keng, mawala na kay tiyato. Sabi ng makanyan, kapag maragol na ako kaya, nano kaya, yung atanda na ng anak ko. May happy isip-isip yan. And he was able to rise above money, he was able to rise above things, and comfort, ating gawa na ginawa yung matinding desisyon, naning desisyon na to become a witness against Al Capone. Siyempre, masika nila rin, mafia, na nung gawa rin, oy, tamera ka pia, i Al Capone, kanong, at nang milyari naman kaya. Peter, at gisan dala rin ang balas, titaran din balas, yung kayang katawan. Of course, making news ito. And Attorney Eddie became a hero. Right? At minsan, ating gera between U.S., may kagera, U.S. and Japan, at ating daratang 8 or 9 airplanes na tirahan de yung barko naning kay US. Era malo dining Amerikano. Pero ating meto nga piloto, yan dili. Sabi ba't dining kay 8 or 9 airplanes, Japanese fighting planes. Yan yan dili. So nang gawin, inarapan na lang. He was able to shut down 5. So, of course, siya, may tura niya naman ng aeroplano na. Kaya ba't detang apat, tapi isip data, talagang kaya ini nga na. Si Raya Buntok, may ko na lang. Okay? May ko na lang. Eh, amete. Pero, yung kayang aeroplano ko, no, may kaya, may si Raya. And he was given the highest sky award, Congressional Medal Award. At balo yun po nung ninoy ta, itang piloto, anak ng attorney Eddie. Eh kung balo nung makanan yung pupurnounce ng kayang pilido, O'Hare, O'Hare, yan pinimpiang malagura pag itang metong airport, King U.S. Because of the self-giving service na ning kayang tatang magbaligtad siya. Eh? At ini, may munga mo naman kay anak mo. Lalakuan kay kay katamu nga nini. Itamu, misa na yaldo, o sana katamu naman ni nga pong gino. Whether you like it or else. Nga lang, ne? Makutamu. Yapin, the best way to prepare is through life-giving service. It is not self-preservation. Ngini,
malukuhay ning maragula temptation, paulin na ning COVID. And kay, we want to preserve ourselves. But in the process, if we are not aware na ning malyari, in self-preservation na ini, we'll lose our lives. And then ay sinabi ng Jesus kay katamu, those who would like to be saved, they must be ready to lose their lives in life-giving service. Sadyata na lang ini, rin kay katamu sarili, kanitang kay katamu celebration, huling kanitamu na manakit, na makanano tamong makapakyapos kay nga pong gina. His life-giving service. He is the real leader because He serves by continuously giving His life to us. As we receive Him, let us also take upon ourselves the very spirit of His life, like St. Joseph and Attorney Henry. Amen.